Lalo na kung tatambayan siya ng isang digi. But overall, in terms of team fighting, kung mapepuesto ka ni Rene J yung deny sa Tigreal, malaking bagay yon. Dating set man, tapos naging heel man. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong... Diyan na pabagal yung supposedly na rotation ni King Kong. Tapos yung Aurora nakagawa na play dun sa may bottom lane. Si Kirk ang magiging target nila. Medyo mawawala na buhay. Hindi na sumabat yung flicker ni Brusco para masagip yung kanyang tropa dun sa ibaba. First blood para side ng Aurora. Tapos sa follow-up dito sila King Kong and Brusco onto Edward. Lahat ng damage pinagsasasalo niya na nga lang din. Pero magkatagumpay pa rin ang kalmot ni King Kong. Oo, nagkapalitan lang. So hindi daw pwede na walang bawi doon sa pwestong yun. Ito na yung sinasabi natin. May itali ka na. Tapos babatuhin ka ba? Diba? Pag binato ka ng bomba, itatali ka pa. Mahirap pa, anuhin yun, mahirap kontrahin. Mahirap talaga, Chantel. At lalo na nga ngayon, na yung in-expect sana nila nung wala pang digi, ay Bruno yung tumapat kay Kaelra. Bruno Sakar. Sa may top lane, hindi daw pwedeng hindi mabigyan. Ay, umabot! Dun sa may top lane, final slash at sumama pa na isa. Hindi pa level 4 si Rene J nung moment na yun kaya si Domeng ang makukuha na side ng Fnatic Onyx. Tsaka yung favor man na level 4 dun, may super friends din na nakaabang kay Rene J. So, na-prevent nila yung target dito ng Aurora na kapag hinuhuli si Domeng ay biglang times journey na nga lang din. But the time is not yet that one kasi nga wala pa yung mga ultimate. Ano natin bantayan? 2-1 yung kill score. Magta 10 minutes yung game, Chantel. Kahit sabihin natin may kalamangan sa ngayon ng Fnatic Onyx Philippines kasi baka mamaya isang clash na naman ang inatay ng Aurora tapos mababaliktad na naman nila. Oo. Pero ito na nga ba yung pagsilip ng pag-asa na maibaliktad ang odds into their favor kasi ngayon yung Lord mabilis mo. Ayun na naman yung glorious spot. Pwede sinasabi natin. Meron final slash against Demon Kite. Si Super Friend sa makakakuha ng Lord. Pero yung mga pagtalbog na bola, napakasakit. Kirk is gonna be down. So dalawang napatay para sa side ng Fnatic Onyx at hinahabol na si Super Friend. Kinamit pa kayo. Flicker doon. Ratatata. Para dito kay Domeng. Grabe naman yung pagpasok doon ng Aurora. Sabi sa'yo, isang clash na naman ang inaantay nila kasi nga slow and steady wins the race. Pero ngayon yung race to madness. E syempre, check na check pa rin naman. Lead is still on the favor Fnatic Onyx Philippines pagdating sa gold. Kasi lalo't nakuha rin pa rin naman nila, rather, yung Lord din. Oh, so na-secure dito ng Fnatic Onyx yung Lord. Pero makikita natin no, na kailangan nilang i-maximize din probably kuha pa ng another turret para di sa ating laban. So, looking at the items ni Kaelra, meron ka ng yung Trinity. Kaya tinatawag natin, kailangan lang nila isang magandang set of play para kay Brusco dito sa game natin. And meanwhile, for Domeng, nakakahabol na siya kahit papano. Kung kanina parang almost 1K or more than 1K actually, yung lead na meron si Kaelra sa kanya. Ngayon parang bumababa na around hundreds at nakakasabay na rin siya. Pero ito na nga lang din ang pagsaba. Ay, ang ganda ng final slash doon! Oo, hinawi pa labas ng highway. Si Domeng napatay dito ni Kaelra. At nilalabas na nga yung mga babati dito ni Super Friends. Hala! Double kill na para kay Kaelra dito sa ating laban at sisirain pa yung turret doon sa may bandang gitna. Habang si King Kong sinozone out din. Si Demon kahit doon sa taas kanina, pwede din diretsyohin dito sa may turret sa bandang ibaba na side ng Aurora. At wala yata na pwedeng pumasok para dumepensa para dito sa Fnatic Onyx. Nag-flicker, ginamit kayo Implosion para na talaga makapag-secure ng turret dito outside ng Fnatic Onyx. 1-1 para sa ating unang serye, Fnatic Onyx PH para sa game number